Hey guys, good afternoon. So ayun, natama ako na yung pag-intro ng ng araw. So good afternoon. Ayun, medyo sabog pa tayo. And ayun, ito ko ngayon sa taas, ito sa taas ng third floor ng BNT, ayun, sa atin kasi nag-ayos kami ng mga gamit. Inaayos ko yung ibang mga gamit ito kasi mag-ready na kami mag ready yung mga gamit para ilipat doon sa bagong BNT sa Cavite. First, yes, actually did the intro kasi dapat itong video na to, itong kasunod na video is kasi dapat uploaded na to last week of January, but what happened is that hindi na natin na-update, Diyos ko, mamamiya, nakakaloka. Anyways, ayun nga. Ito yung mga kaganapan ko sa video ko na, paano ba to? Bago mag-January, so bago mag-2024. So, ito yung mga last minute era na ginawa ko before. So, ang dami kong gustong gawin that time. But what happened is, sabang hindi na nangyari and rush hour na. So, ayun. And makikita nyo naman yun sa whole video. Kung i-explain ko pa na ba, i-spoil ko na sa'yo. So anyways, ayun lang naman. Medyo mahaba yung video dahil sobrang memorable that time yung nangyari. Ayun lang. So I hope you guys enjoy watching the video. Kasi ayun, ako yung magliligpit muna dito. At ako ay mag-aayos sa ibang gamit. So ayun. Bye from now. So happy new year. Hi guys. So welcome back to my channel. So ayan, medyo late na naman ulit ang gising dahil kahapon ay nag-edit tayo ng video and also, yeah, nag-upload tayo. So, medyo natagalan tayo dahil mahaba yung lahat ng video. So, yeah, yung last vlog ko pala is about my Q&A vlog. So, yeah, kaka-upload ko lang siya. Ito siya. Medyo, anong oras na ako nagising and yes, I was about to plan na magkaroon ng magre-retouch at saka magpapalit na tayo ng ulit, magpapagupit na tayo dahil malapit na matapos ang taon, so last one day na, so isang araw na lang din, and yes, medyo hindi ko pa alam at saka hindi ko pa rin alam kung ano mga gagawin. So, and bala ko magpagupit, so the time is 6, wait lang, anong oras na ba? Time check tayo, so it's almost 6 na ng gabi, so medyo may oras pa for a... So, may ganda ng background ko dito. So, may oras pa tayo ng... May mga ilang oras pa para bago mag-close yung ano. And bago yan, ako ay mag-shave bed kasi it's... Hindi na siya maganda. Hindi na siya maganda sa paningin ng ano, mata ko. Sa ano ko. Ayan. Tapos, isasabayan na din natin yung routine natin na ginagawa sa gabi. So, yan. Maghihilamos din ako using my sabon. Ayan. So, hindi ko alam kung anong mga next, pero update ko kayo dahil meron din akong pupuntahan pa. So may hinahunting din kasi kami place dito. Hindi ko alam kung saan yun. Around C5 na merong isang magandang place din na, you know, pagkakapihan. And sabi ko, why not to go naman? Kasi dapat ang original na plan na dapat pupunta kami ng Quiapo para mag-try kami ng palabok doon. Kasi daw masarap daw yung palabok. A divine. So, sabi ko parang medyo ano na hassle kapag umuwi. And magpapagupit ako since ang buhok ko ay medyo mahaba-haba ng kaunti. So dito ko papabawasan yan siya. Wow! Ayan, kasi hindi na siya maganda and medyo OA na siya. Bawasan ko lang naman, hindi ko siya papabawasan sa taas masyado dahil hindi na siya doon na ano na halaga. And but yun nga, so ba muna ako tapos mag... Tawag na ito, mag-shave din. Kasi hindi na siya maganda, guys. Kasi nakakalimutan ko na mag-ahit. Like, sobra. And yes, magko-coffee din ako saglit. Siguro mga konting kape lang din. Para at least, di ba? So, ang ganda ng background namin. Para akong nasa studio. So, ayan, studio type. Pero, naka din kami ata magtatagal dito sa place na to. And for sure, nalilipat na din kami kasi... Una talaga yung tenant, talaga yung naniningid sa akin, hindi maganda yung kanyang papapalakad. Siguro dahil din sa nalaman nilang mga nag-video kami, mga vlogger daw kami. Baka daw may matter. So, siguro yun yung reason ko bakit na hindi nagtatagal din doon sa kabilang bahay. So, medyo off siya. And cancel siya sa amin. But anyways, ayun lang. I gonna prepare myself. Yung car alarm ko anong next. So,
Ah, man. Katatapos lang sa baba si Jobin, naliligo. Ako sabi ko, magpapagupit ako. Para naman maganda naman ang mukha natin sa bagong taon. Ng new look naman tayo this coming 2024. So, hindi ko alam kung anong magandang title nito. Like, sabihin na natin ating life routine bago magano. Pero yes, abangan nyo na lang din. So, update ko na lang kayo mamaya dahil natawag na ako na Jobin. And yes, I'll be back with you guys. Doon muna ako sa baba. Ayan, nandito na tayo ngayon sa baba dahil yes, katapos na ni Jobin mag-take a bath. So, ayan. Maghihilamos tayo, but yes, kailangan ko din tanggalin itong damit ko first. And yes, nakakabit yung mic ko dito. So, tanggalin ko siya sa grill. Kapag naghihilamos ako, guys, tinatanggal ko talaga yung damit ko kasi sometimes ayokong nababasa siya. Parang hindi ko nafe-feel, hindi ako komportable na may mga basa sa paligid, especially pag damit. After nating mag-ilamos yan, let's remove this one. And then, parang feeling ko ito muna. Kasi, so kagaya pa rin naman ng dati, I use my old soap na ginagamit. So, eto Kojic. And sa amin, mga nagsabi sa akin na may mga ibang nag-comment na parang palitan ko daw yung skincare ko, sabi ko. Kasi daw hindi effective. Sabi ko, actually, hindi naman ako naghahangad na pumuti. Ang hinahangad ko lang naman is maging clear yung skin, like yung mga walang tigyawat. Kasi minsan, may mga skincare ako na natatry, or may unang-unang skincare ako na sinubukan na parang rejuvenate ata yun. Tapos, nung unang try ko, naging okay siya. Tawag nun, parang humiyang yung ano ko, yung skin ko. So, mahirap hanapin kasi local yun siya. Kung nandito ka man, kung nadaanan mo, yun ang pangalan nun. Nakalimutan ko yung pangalan. Basta, isa siyang local brand na Reju. Mga year 2020. Pandemic era kasi yun that time. So, ang sabi, palitan ko daw kasi daw hindi daw effective. Sabi ko, hindi naman kasi ganun kadali. Like parang hiyangan ata yung, hiyangan kasi kapag dating sa paggamit ng mga soaps. Yung mga soap kasi minsan, yung skin natin kasi na very sensitive when it comes to soap sa mga face. So, may mga mabilis mag-reaction, may mga ganyan. Therefore, isa to sa mga naging effective sa akin. Kasi, ayan, nawala yung mga other. Pero nung nag-16 ako, parang hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Pero nung nag-age ako ng 16, sobrang dami lang pimples ko. Like, sobra. Imagine nyo yun, parang nagkaroon ka ng pimples mula dito. Ayan, pati dito, nagkaroon ako. And then, dito, from head, dito. Tapos umabot yan hanggang dito. Tapos nagsabi sa akin si... Nagsabi sa aming kapitbahay na huwag daw ako mag-try muna ng ibang sabon. Try ko daw na gumamit ng perlang puti. I don't know if effective yung perlang puti sa iba, pero sa akin kasi sobrang effective niya, guys. Like, legit. Wait, lalagay natin yung mic. Di ko alam kung saan ko ilalagay. So, ayan. So, sabi daw ni nung kapitbahay, sabi nung kapitbahay namin sa akin na try ko daw gumamit ng perlang puti. Para daw mawala yung tigyawat. Kasi sabi nila, yung ganung soap daw is nakakapagpadali daw ng skin. So, yung tinry ko siya, siguro mga 1 week ata nung nangyari yun. Tapos, ayun na, nawala na, effective talaga siya. Kung nasa lahi, meron kaming part sa lahi namin na kasi yung tatay ko. Yung history kasi yung tatay ko talaga, ang gamit. Parang mas babae ko siya sa akin. Kung parang feeling ko mas siya pa yung mas bakla sa akin. Napaka-conservative niya sa skin niya. Like, paggabi meron siyang light skin, skincare routine. Tapos kapag umaga naman, magkaiba yung sabon niya sa sabon namin. Like, ang sabon namin, skincare na puti. Tapos, kanya isil ka pa pa. So, yes. Hindi niyo pa ata nakikita personally yung tatay ko ng talagang close up. Kasi hindi talaga siya nagpapakita through camera. Even though that he knows, hindi naman na nag-video ako, nag-vlog ako, nag-create ako ng vlogs. He doesn't know or he doesn't want to show up, ganun. Kasi ayaw niya, mahiyain siya. Siguro doon ako nagmaalas sa kanya na parang mahiyain sa maraming tao. Kapag iilan lang kayo or parang ilang lang yung nakapaligid doon mo show me. Kasi ganun yung ugali ng tatay ko. Parang feeling ko isa siyang ambivert.
Diba mo nagsasabi? Nataka sila kung bakit daw ganun. Kasi hindi daw ako makeyers, diga. Para pa daw ako nag-i-in. Mukha ko nag-hit ng puberty kasi hindi daw ako marunong mag-skincare. Actually, mahilig po. Hindi naman ako ganun na tipo na conservative sa skin. Like, kasi masyadong kapag mini-baby mo kasi yung skin, mas lalong parang dadami yung ano, yung tawag nito, yung mga pimples or reaction. Ganun. So, kung ano man pong sabon yung nahiyang sa akin, yun yung ginagamit ko. And yeah, so itong Kojic. Pinagawa ko sino nag-introduce ng Kojic sa akin, pero yeah, effective, sa totoo lang. Wow! Ayan. Itong pimple na to, isang piraso lang siya. Ito lagi, dito lagi ako nagkakaroon ng pigas, hindi ko alam kung bakit. Pero sometimes, every time na parang napupuyat or na-expose sa maraming alikabok, yan, nagkakaroon ng parang reaction through skin. So, kaya bago matulog, it's either kung hindi man ako makapag sabon sa mukha, at least diba nakapag-hilang. Kasi sometimes tubig is, yeah, nakakapag-cleanse din siya ng skin. Pati hindi lang siya nakakatanggal ng oil kasi may mga oil-oil pa rin. Nakatulong din yun sa skin para maging malinis. And for some reason, sabi ng iba, di daw ako nagliligo. Sabi ko, gagi. Naliligo naman po ako naman, totally. Pero sometimes, yung mga sa isang araw, siguro, dalawang beses or minsan isa lang kasi kung ano, hindi naman ako lumalabas. So, nasa ibang lugar naman, talagang naliligo tapos ganun. Ganun lang naman. Tapos minsan kapag halimbawa, aminado talaga ako na kapag walang gagawin or something na wala talagang pupuntahan ni isang araw o di kaya 2 days na para ang routine ko lang ata is mag-ilamos tapos ayun, ganun, toothbrush na silamos. Kasi hindi naliligo, kasi wala namang gagawin. Tsaka wala namang makakita, hindi naman naaamoy ng tao sa ibang lugar. So, yan, we know each other naman, especially BNT, lalo kapag mga BNT. Ako, yan, kung ganon. Pero, gayon pa man, it doesn't mean na ganon naman kami kadugyot. Dati, oo, siguro mga bagets days, medyo talagang dugyot sa katawan. Ngayon kasi hindi. Dahil tumatanda na. So, last time, parang ganito rin yung video ko. Pero actually, nung namili ako ng regalo kasi nung last Christmas party kami ngayon. Ito naman. So, ito talaga yung pinaka-araw-araw na ginagawa ko. Every time na nagigising ako, umaga man or medyo late or medyo tanghali. O di kaya kahit gabi. Hindi nawawala sa buhay ko yung maghihilang. So, ayan. Mayroon man akong tigyawa pero isang piraso lang yun siya dahil sa pagpupuyat. Hindi ko alam eh, kasi minsan, nangyayari, pag nagpupuyat nga, biglang nagkakaroon ko ng tigyawa, pero ayun, isang piraso, dalawa, ganyan. Unlike dati na mga bagets days, talagang sobrang dami as in, na parang hindi ko alam kung saan lugar, saan ba nang gagaling. Ganyan. Tapos na tayo sa hilamos, ang next ko naman is kailangan ko ahitin itong ano ko dahil nakakahiya kapag nagpakita ako bukas na naik. Kasi uwi ako na naik bukas to celebrate New Year. Ay medyo unlike before na talagang sobrang saya ngayon. Siguro, sana ma-enjoy ko to. Ito yung wini-wish ko na maging okay sa susunod na taon. More vlogs na magawa. Yun yung pinaka-resolution ko. So, tapos na tayong mag-shave ng ating baba. Ayan. Pero nakarabo akong chuhin. Ngayon naman mukha akong kuya. I'll update you guys kapag tapos na, tapos maliligo, tapos yun. Sunod-sunod na para ay magkita-kita tayo. One eternity later. It's update, hindi na ako nakapagpapit. Ang dami tao, Diyos ko. Nakakaloka. Anyways, ayun nga, hindi na. Sorry, kasi ang daming tao nakapila. Pero sinusupot na naman ako ng kaingin, tawag na ito. Baka meron dong mga barbershop na ano na open kagaya ng dati namin pinapagupitan. So pupunta ako doon later. And yes, upload natin to siya late na. Medyo late na to kasi anong oras na naman. Pero pupunta ako doon ngayon sa Kaingin. Dahil ako ay may check na lugar na may friend kasi ako yung chat sa akin na may maganda daw place doon na puntahan kasi perfect daw yung coffee doon. So yeah, coffee is life guys, di pa ako nagkakape. Sobrang nakaka anong energy. Anyways, pupunta na ako doon. So, ito yung nature na aking damit. Black lang. So, yun. Itakits. Ano na lang? Greatest white. Pwede ko. Pwede ko. Hi guys, so we're here. Adi sa akin. Yan, hindi na ako nakapagpagupit kasi yung sumiyo. Ang tao.
Halloween. Punta kami dati dito, hindi ko lang alam kung kailan. Pero nung that time, parang nasabihan tayo pa kami ng phase 1 mo. Hindi yun, yung Caltex soon. Oh, finish line. Finish line. Tara, ipakyat. Ngayon sa airport view dahil ano, yes, first time na lang ulit. Ngayon na lang ako kapunta dito kasi sobrang tagal na. Ito yung view niya, guys. So, kung makikita ninyo, medyo malabo-labo. Ayan siya. Diyan na daan yung mga aeroplano. Ayan. So, walang gupit-gupit. Hindi lang magpagupit dahil... Ayan. So, dito lang kami ngayon ni Ate Mo Chang. Agaya, no? Wala yun sa namin kasama yung matanda. Pinakamatanda sa amin. Ito nga pala. Kahimla. Nakahimla yata siguro. Ayan, konting chikahan lang. Kasi usually, we do this every time na may ganyan mo. Note-note muna ng mga airplane na lumilipad. Binibilang yung mga airplane na lumilipad. Kung may nag-alis, may nag-alis. Ko. Girl, dami tao ngayon sa, ano, sa barber shop and sa mga salon dahil balita kayo mga nagpapa... Ang dami nagpapariban ngayon. Diyos ko na ako. Parang nga daw bukas. Ang dami nagpapariban. So, oh, ano ko ba Pasko lang? A few moments later. Out na po, tapos pa yung duty. Yes, hindi na kami yung oras ng Disco. Magi na daw mag-overtime. Hindi daw nakaka-healthy. Hindi daw nakaka-efficient. As an employee. As an employee, pa wala po mo ng OT-OT, so uwi mo na kami. Ayan. Kinalitan, close. Close! God! Close! Opened! Malapit lang kami dito actually. So, ito yung reason kung bakit kami na-demolish, guys. So, yung daanan na kasi dito, tapos na. Kaya siya, ano... Kabahayan. Puro bahay to dati, itong lugar na to. Wait lang. Dati, puro mga bahay yan. At in, yan yung mga may pader pa dyan dati. Puro, literal na subdivision. Subdivision po ito dati. Kung may makikita kayo, tapos may madadaanan kami dati itong grotto ng, ano, ng Mama Mary. Ayan. Ito yan siya, guys. Yan. This is the reason kung bakit kami na demolish. Kasi tapos na siya. So, handa na tayo patagig. Yes. One eternity later. Ano sa naik and yes. Ano si mama? Ha? Kaya naganda si mama ng ano. Tawag dito ba ito? Prosperity, ano, prosperity coin. Walang masyadong tugtog kasi kanya may mga nagtutugtog, medyo maingay. Anyway, guys, nagtututbas ako kung medyo may ilang ka dahil nagtututbas ako. Last Christmas, hindi kasi ako nakapag punta dito dahil, yan, medyo malilok, tinatawad ako. Hindi na sa tinatawad ako, medyo hassle lang kasi may gagawin pa ako kinabukasan. So, pero ngayon, okay naman na, and mamaya magbibisa ako, magpapalit ako ng damit at magligo dahil ito naka-peach. Ayan. But yeah, hindi na ako nakapagpagupet and hindi na ako nakapag-update. So ayan, itong update na to is hanggang later na to. And Merry Christmas and Happy New Year sa lahat! So mamaya may video din tayo for another vlog. And yeah, so I have to, ano muna, prepare myself. Kasi medyo, hala naglalagkit na kasi biruin mo kanina bumihay ako. Happy New Year! Ah! Happy New Year! Aray nag-vlog! Vlog tayo ngayon kasi ano, for ano to, last day na na-upload. Happy ka. New Year, everyone! Everybody, everyone! Ako nga, no, tutugbas yun. Kaya kailangan, hindi na ka mag-tutugbas bago doon. Ito kami outfit natin. Outfit check! Outfit check! Ayan. May niya kaya yan. Eh, baka mo lalagyan na siya. Ayan, so, ayan guys, I'll end this video na din kasi maliligo pa ako and see you sa next vlog natin. So, bye from now and Happy New Year everyone. So, yan. Bye-bye!